Sa kasagsagan ng undas, that was October 31st at saka November 1. And yung iba pa nga is nag-extend sila na mag-celebrate sa November 2. May nakarating sa akin na chat. At ang content ng chat na yun is sabi, "Sir, tapos ka na po bang pumunta sa sementeryo para mag-alay ng pagkain at magtirik ng kandila sa puntod ng mga minamahal ko sa buhay na wala na? Or to make it short, nag-celebrate ba ako ng undas or Halloween?" So isang chat na kasabi sa akin, "Sir, tapos ka na po bang maghanda ng biko? Because kapag makarinig ang mga tao dito sa Pilipinas ng Halloween or undas, so parang common food na malagay sa isip nila or masabi nila is biko. And sabi ko sa kanila na I do not celebrate Halloween. And sinishare ko sa kanila kung ng thoughts ko bakit hindi ako nag-celebrate ng Halloween. At disclaimer, this video, hindi ko gustong makig-argue sa inyo. Hindi ko gusto na anuhin yung traditions and beliefs nyo sa inyong buhay. Sa akin lang, I just wanna speak kung ano yung mga rason ko kung bakit ako hindi nag-celebrate ng undas. But bago tayo mag-usap-usap sa mga rason kung bakit ako hindi nag-celebrate ng undas, inaanyayahan kita. Kung gusto mo ang video na ito, kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo. At kung meron kang thoughts na gusto mo ibahagi, gusto mo ding mabasa at mapakinggan ng lahat, you can comment down dyan sa baba. At kung gusto mong tulungan ang channel na ito na mag-grow, huwag kalimutan na i-click ang pulang button dyan na may nakalagay subscribe. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa, so just hit the notification bell. Ngayon, ulitin ko lang, disclaimer, hindi ako nagawa ng video na ito upang makipag-away, makipag-argue. And I respect your belief and tradition na nakasanayan nyo. And also, I just want you to respect me back sa aking mga rason kung bakit talaga hindi ako nag-celebrate ng Halloween. So, unang-unang rason, kung bakit hindi ako nag-celebrate ng Halloween. By the way, I would like to tell that yung lola ko is she's telling me na pumunta tayo sa cementerio nung buhay pa siya. Pumunta tayo sa cementerio at saka mag-celebrate tayo ng Halloween. Pero sabi ko la, parang hindi ko talaga na-feel ba. La, hindi lang ako pumunta dahil I have a personal reason talaga. Parang hindi ko talaga siya nakita. Parang ayaw ko mag-celebrate. Yun lang. Ayaw ko mag-celebrate. Una-una kasi, I believe sa mga taong wala na sa buhay or yung mga taong patay na. I respect na ang kanilang buhay ay, ang kanilang journey dito sa world is tapos na. So, wala nang further explanation. So, hindi na ako mag-pray sa kanila dahil nakalagay din sa John 1:12. So, kung ikaw ay, if you believe Jesus as your Lord and Savior at tanggapin mo siya sa buhay mo, then you will be saved. Mayroon kang karapatan na maging anak sa Diyos kapag ikaw ay buhay at you personally believe and accept God. So, hindi ko naman kayang bigyan sila ng salvation kung patay na sila. And my prayer cannot be heard sa mga, sa taong patay na. Hindi na yun siya, ano, kasi may judgment na silang na face ba. So, wala na akong may tulong sa kanila yung mga taong patay na. Kahit mahal na mahal ko ang mga taong iyon, pero their journey ends na. So, wala na. Hindi na ako makapagbigay ng power to pray for them. Dahil wala na sila. Okay, yun. And pangalawang rason kung bakit hindi ako nagse-celebrate ng Halloween is I hate watching those costumes na sinusuot ba na kung saan parang pinoportray kung ano yung mga
mga evil, mga ganun. I don't want to see it talaga. I don't want to acclimate. Baka kasi may power yung mga ma-possess ka ba. So I don't want to really include in that kind of activities. Yung mga magsusuot ng ganun, mag-dress up ng mga costume na kung saan ang iba tingnan, parang ano ba to, parang ganun yung reaction ko. That's why I don't want to include myself in that happenings. Oh, and third is it is an activity dito sa world. So nakasaad doon sa Romans 12:1, do not conform to the pattern of this world. So hindi ko dapat i-acclimate or sundin kung ano man yung mga activities sa world. But we have this mindset na kailangan nating i-evaluate yung mga activities sa world if it is beneficial or not. Because anything is permissive. Lahat ay permissive, but not all things are beneficial. So yun. So iniisip ko, kung magsali ako sa ganito ganyan, magsuot ako ng costume, parang hindi ko masikmura yung sarili ko na ganun. Pero this is my personal reason, ha. I don't want you to sabihin na, ay, bakit ka mag-ano sa amin? Yeah, yan yung nakasanayan namin. So sabi ko nga, I don't want to argue. I just want to speak out what's in my heart and kung ano yung basis ko. Bakit hindi ako nag-celebrate ng Halloween. So, ayun, it is an activity sa world, and kasi ako ay isa akong anak sa anak ng Panginoon. So, sa ano pamaraan, bakit nasabi kong anak ako ng Panginoon? Dahil it's stated there sa Rome, sa John 1:12. So, babasahin ko sa inyo kung bakit nasabi ko na anak ng Panginoon. Dahil tinanggap ko si Lord as my personal Savior. So, it is not me who really drives my life now. It is God. Because I wanted God to really use me to His glory. And not for the world's glory. I don't want to be a carnal Christian. Because being a Christian, I am now responsible for my acts and thoughts. So, yun. Kailangan kong i-evaluate ang mga activities dito sa world. Kung beneficial naman siya sa akin, I will join. Pero kung hindi siya beneficial sa akin, hindi ako mag-join. So, that how easy is my reason. You know? So, kung hindi siya para sa akin, hindi talaga. Kung para siya sa akin, para talaga sa akin. So, ayun. And also, it is betrayal to God. Yung, ayun, magko-costume ka ng ganun at para kasing ano, you are portraying kung ano yung mga you are celebrating, parang ganun ba? I don't want to really explain it further kasi I don't want to hit some words that could hurt someone. So I just want everyone to respect my thoughts, my reasons, and that's how na hindi ako talaga nagse-celebrate ng Halloween. And I believe meron yung iba, sabi nila may yun ang nakasanayan nila, and pinapalagi na nila tuwing taon na kapag may undas, ginagawa nila yan. Pero sa akin naman, hindi ko talaga ginagawa ang pag-celebrate ng undas. Kahit na si Mama nagsabi, ano ba yung gagawin natin sa undas? Wala, magsisimba tayo, mag-preaching tayo kung mayroong taong gustong nangangailangan ng minsan ng Panginoon. Kung may mga taong need ng comfort, gamitin natin ang Bible as the one could help them na ma-lift sila. And hindi ko naman sinasabi na sundin niyo ang mga thoughts ko. Pero kung nakita niyo na pwede namang sundin, or pwede namang nakita niyo na okay pala yung
para na naintindihan niyo yung sinasabi ko, then it's up to you on how you are going to reflect sa mga sinasabi ko dito ngayon, yung mga reasons ko. And yun, balik-balik kong sinasabi, disclaimer, I don't want to fight anyone. Okay, kung yun nakasanayan nyo, yun yung gusto nyong gagawin taon-taon, then go. So it's your decision. It's not me na makapapigil sa inyo na mag-stop na kayo sa ganito. So kung nakasanayan nyo yan, and go, keep going. Ayun. And una, yun yung mga reasons ko. So I believe na ang lahat ng tao ay may journey. So kapag tapos na yung journey, ayun, may another journey ka na naman. So kapag tapos na yung journey mo dito sa world, ayun, doon ka na sa judgment. And also, kung next na i-ano natin is, we must know of the activities here in the world, if it is beneficial or not, and we should evaluate because we are responsible of thinking ba kung yan bang mga bagay na yan, wala bang masamang maidulot, or wala bang mga hindi ba nakapag-touch sa Christianity mo. Dahil we as a Christian, we know about the truth, and we should not hindi natin i-keep yung truth. Dapat nating gamitin ang truth para ma-set tayo free, no? Para hindi tayo maging blind kung ano yung katotohanan. At keep going lang kung kung nakasanayan niyo na hindi kayo nag-celebrate ng Halloween, at kung nakasanayan niyo mag-celebrate ng Halloween, it's your decision. It's not mine. I just want to speak out sa lahat. So mga sa lahat ng nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako nagse-celebrate ng Halloween, yun po ang mga rason ko. Nasanay respetuhin nyo ang aking ang aking mga rason kung bakit hindi ako nag-celebrate ng Halloween. And also, I am also respecting you kung kayo ay nag-celebrate ng Halloween. Yan, both of us respect lang kasi we have diverse reasons and diverse thoughts about sa mga happenings na ating ginagawa. And only thing that we do is hayaan natin kung ano yung activities or tradition na nakasanayan niya, at hayaan nyo din ako na ito yung ginagawa ko, na I just want to speak what is my thought about not celebrating Halloween. Nasanay may nakuha kayong aral or may nagustuhan, or to be kung nagustuhan nyo ang content ko ngayong araw. So this is not to brag, this is just to speak my personal reasons. Alam kong may kanya-kanya tayong rason kung bakit tayo nag-celebrate and hindi nag-celebrate ng Undas. Ayan. Yun lamang, at maraming salamat sa panonood. Ako po muli, si Ruel Mendoza Tanyo. At patuloy lang po tayo sa pag-pray, at continue tayo sa pag-grow sa minsahe ng ating Panginoon. Bye-bye!